Yan! What's up, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So ito, tagdagan na naman natin ang inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito ay mas magtataka ang partner mong lalaki na nakagawa ng kasalanan kapag ganito ka. So well, paano ba natin bigyan ng ikatataka yung mga partner ninyong lalaki? Na sa halip na nakagawa nga sila ng kasalanan, pero kapag ganito kasi yung pinapakita mo, utol, ha, kagaya sa sasabihin ko mamaya, ay mas lalo talaga siyang matataka or makukurious kung bakit ganito ka. Okay, which is dalawang bagay lang naman yung dapat mong gawin talaga, na mas lalo mo siyang mabibigyan ng palaisipan, na mas lalo mo siyang mabibigyan ng ikakabalisa niya or kahit kapraningan man. Na magtataka talaga siya na kahit nakagawa man siya ng kasalanan ay still ganito ka pa din. Walang iba kundi once na nakagawa siya ng kasalanan na yung una sa lahat ay go with the flow ka pa rin. Okay, pasundan mo lang siya. Like for example is may nakita ka na nakikipag-chat siya sa ibang babae and then kinonfront mo siya and then after niyang magpaliwanag is parang wala lang sa'yo. Okay, yung tipong okay ka na lang ng okay. Kasi ito mga utol ha, once na yung pinapakita mo ay parang relax ka lang, na hindi ka nagagalit, yung hindi mo pinapakita ang iyong emosyon, nakokontrol mo eh. Or nagpapahiwatig ito, nakontrolado mo rin yung sarili mo. Na isa rin dito sa nagpapahiwatig, utol, is mataas yung level ng iyong confidence. Na confident ka sa sarili mo. Kasi hindi mo siya pinapagalitan, hindi mo siya inaaway, hindi mo siya kinukudaan. Unlike sa nagpapakita ka ng iyong emosyon, na yung kulang nilang is parang lalabas ka sa iyong balat. Yes. So wag ganun ha. So kung iba kasi yung pinapakita mo, kagaya sa sinabi ko, na parang relax ka lang, hinahayaan mo lang siya, okay ka lang din ng okay. Yung tipo talaga na may nagawa nga siyang kasalanan, is parang nagtitimpi ka lang. Na yung kulang nilang isasabihin mo sa kanya na, sige, sayo muna to sa ngayon. Okay, sige, hahayaan lang kita. Okay lang ng okay ako sa iyo. And then, darating din yung panahon na nasa akin pa rin yung huling halakak. So tignan natin, sige sa ngayon, hayaan muna kita. Kasi ito mga utol, the more din na hinahayaan natin is dito pa natin malalaman kung ano ba talaga yung mga tamang motibo niya or yung totoong motibo niya sa'yo. At saka kung ano din yung klase na pagkatao meron siya. Na kung ano din yung karakteristik ng taong ito. Dito mo malalaman, utol, once na hinahayaan mo lang. Sabay sa agos ka lang eh, go with the flow. So ngayon, dito mo pa talaga malalaman yung tunay niyang pagkatao. Na sinungaling pala siya, na kahit hinahayaan mo na is tuloy-tuloy niya pa rin. And then once na hinahayaan mo lang ay tinutuloy-tuloy niya pa rin yung mga gawain na kung saan is nasasaktan ka. Nakagaya na ito, nahuli mo nga siya na may kachat, and then hinayaan mo lang, and then still, syempre alam na alam yun ng partner mo na nasasaktan ka. At saka kapag tinutuloy-tuloy niya pa rin, isa lang ibig sabihin niyan, utol, wala siyang pakialam sa'yo or wala kang halaga pagdating sa kanya. So wala pong love sa ganyang klaseng tao, na wala man lang siyang pag-care. So diba, na mas lalo mo ba siyang mahuhuli or malalaman yung tunay niyang pagkatao sa mas lalong madaling panahon, para at least hindi ka na mag-aksaya ng oras mo. So ito ngayon mga utol ha, once na nagawa niyo na yung makipagsabayan lang sa kanya, sumasabay ka lang sa agos, darating at saka darating talaga yung panahon, utol, na mapupuno ka, na hindi mo na makakayanan. And then ito na yung time na yung pangalawa natin is kailangan marunong kang umatras. Kasi hindi naman pwede na panghabang buhay is yes, sumabay ka na lang sa agos niya, na go with the flow ka na lang palagi, nahahayaan mo na lang siya. Kasi kung hindi mo ito lilimitahan, utol, or kung hindi mo rin ito tutuldukan, ay mas lalo lang nagpapahiwatig na napakamartir mo
O yung tipong parang takot ka rin na mawala siya. So ito po yung pinaka-importante sa lahat-lahat, yung pangalawa na gawain natin. Na yung sa una is, yes, sumabay ka lang sa kanya. Okay, sunod-sunuran ka lang sa kanya. Pero yung hindi niya alam is sa pangalawa ay may plano ka. Na sa oras na ikaw ay mapuno, na sa oras na ikaw ay sasabog na is talagang wala na siyang mababalikan. Na which is totally ay umaatras ka. Yes. So dito mo mabibigyan ng ikatataka yung partner mo. Na uy, teka lang, nakagawa ako ng kasalanan, pero bakit parang okay lang sa kanya? Hindi na siya nagsiselos? Hindi niya na ako kinukudaan? Yes? Hindi na rin siya humihingi or humahangad ng explanations? Na parang wala lang sa kanya. Ano na kaya yung meron sa partner kong babae na ito? So ngayon, the more kasi na ganito din yung pinapakita mo utol, nabibigyan mo siya ng curiosity. So mas lalo pa itong matatakot ng bahagya. Na uy, teka lang, baka may pinaplano to. Ano kaya yung meron? Kasi dati is, palagi niya naman akong binabantayan eh. Silosa to dati. Kinukudaan niya ako dati. At saka, palagi siyang nagbe-message or palagi siyang nagtatanong na kailangan ko talagang sagutin. Kung ano yung mga sumasagabal sa kanyang isipan. Pero ngayon is nag-iba siya. Ano kaya yung meron? Yes. So the more kasi utol, na sumasabay ka lang sa kanya sa agos, and then at the same time is less talk ka na or hindi ka na gaano nagsasalita, yung tipong parang talagang may pinaplano ka behind or sa loob ng iyong isipan na okay, sige, panahon mo to sa ngayon, okay, hahayaan lang kita, magpaka-happy ka dyan, pero darating pa rin yung panahon na once na ako ay sumabog is babay kang tao ka. Okay, so ganun po yun. Ha, ganun po yung dapat natin gawin. Ganun po ang pinapahiwatig natin dito. So ganun pa man mga utol, kailangan talaga istatagan nyo rin ang inyong sarili. Kailangan ay marunong kang mag-control ng iyong emosyon. Huwag pa dalos-dalos. The more kasi na hindi mo siya binibigyan ng validation, hindi ka gaano nagsasalita eh. And then, reverse psychology na instead na maggalit ka sa dahil sa mga pinaggagawa niya, na syempre, alam niya yun, na once na may nagawa siyang kasalanan, ang magiging reaction mo is galit. Kasi ayaw mong gawin yun eh. Ayaw mo yung mga pinaggagawa niya. So pero dito siya mas lalong magtataka kung bakit hindi ka nagagalit. Na parang okay pa rin sa'yo. Sunod-sunuran ka pa rin. Okay ka lang ng okay. And then, hindi niya pala alam utol sa pagdating ng panahon ay bigla ka nalang mawala. Bigla ka nalang umatras. Yes. So again, kung gusto niyo talagang mabalisa, or mabibigyan talaga ng palaisipan or ng mas malalim pa na pag-iisip yung isang lalaki about sa'yo, subukan nyo po yung gawain na ito. Na dito talaga mas lalo din na tataas pa yung level ng respeto niya sa'yo, na ganito ka pala klaseng babae, na hindi ka pala basta-basta. Yes. Alexa, yung pagkakakilala niya sa'yo ay patay na patay ka sa kanya. Diba? So gusto mo ba yan, utol? Dahil dyan ka pa mas lalong maaabuso. Pero kung iba kasi yung pananaw niya sa'yo, is mas lalo pa itong maghahabol. At least nakilala ka niya na may respeto talaga sa iyong sarili. Okay? So yun lang po mga utol ha. Maraming salamat. Sana'y nakatulong talaga yung video na ito. Sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, puntahan nyo lang po yung aking page na Payong Kaibigan ni Kiko. PM is nakilang po. Okay? So yun lang po ha. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi